Yo, I'm back. It's me again, Ken. So, ngayon, i-review lang natin yung trade sa LTC. It's a short trade. So, yeah. Pakita ko lang kung ba't ako nag-entry at kung bakit. Bakit yun ang target ko. So, pakita ko muna yung trade. This is the trade. It's at 1 is to 2 ratio. And the one day, daily chart. This is the daily chart. At syempre, mas madali natin makikita yung market. Mas madali natin madedetermine kung sa lower time frame. So, punta tayo sa 4 hour. So, makikita nyo, dito na yung trade. At yung previous market kasi, 'di ba, nagkaroon dito support dito. Nagkaroon tayo ng support area here. Support na support dito yung market. Tapos may order block, may bullish divergence tayo dito. So for our time frame, makikita nyo yan. And ang target ng bullish divergences probably the mga previous high or resistant ng ating market. So as predicted nga nahit ng market yung ating resistance by the help of the bullish divergence. So may clean, sorry, medyo masama ang paramdam. May ano dito, may break of structure, multiple break of structure here tsaka dito. Tapos sa lower time frame meron din break of structure dito. So yan. And alam naman natin, if there's a break of structure, there's a possible na bumalik yung market is either sa ating imbalance or sa ating order block. So as for that, nakita natin yung move ng market na nagdire-diretso siya hanggang sa ma-reach tong resistant natin, which is na break din. Nagkaroon din ng break of structure dito. So may bago tayong high and low. So asahan na ang market ay bababa. So ang bias natin is bearish. We have a bias now, so we are looking for a short trade. And nakita ko tong trade na to dito. Nagkaroon ng break of structure dito. Tapos meron din dito yung high. Ito yung high. Well, this is technically a change of character muna. So ayun, punta lang tayo sa kung bakit tayo, kung paano tayo naka-entry or paano tayo nag-set ng ating entry target. So yeah, so 1 hour kasi may break, may change of character. So tinarget ko yung I think order block ata. Tapos tinarget ko may TP out is yung ito low sa 1 hour. Pero ang tinarget ko is yung body, hindi yung week. So punta tayong 15 minutes. Yan, lock lang natin ito. So ito yung change of character. Dito. Kasi actually malakas pa nga ang loob ko na babalik dito yung market eh. Ang tinarget ko lang is ito. Nouna, parang maganda ito. Kasi may order block din dito sa 1 hour. Eh ayoko naman mag-greed masyado, so mas maganda siguro dito na lang para sa area pa din ng range price ang out.
So, yeah. Dito yung change of character. May change of character dyan. Change of character dyan. And hindi naman natin pwedeng itong imbalance na to. So, mas maganda pa din kung itong last order block natin ang ating magiging target. So, kung mapapansin nyo, mataas din yung ating stop loss, hindi dito sa hindi dito sa may order block natin, which is dito. Yan. Kasi ito yung last low. Actually, dapat nga dito eh. At makapapansin nyo yung market ay na-hit dito yung ating order block na entry sa 22 hours. Okay. And then bumalik yung market dito, pero hindi na hit yung ating take profit, and then bumalik yung market dun sa order block na to, and then nagkaroon ng mga place pa, and then habang binabantayan eh, tinitingnan yung trade, nakakita din ako ng possible entry, pero hindi na ako nag-entry. Minark up ko lang, test lang. So nagkaroon dito ng low, high, tapos meron din dito na low. And a break. Tapos meron din dito break of structure. Break of structure or change of character, whatever. So yan. E may naiwan dito na bukod na imbalance tsaka order block. So minark ko yung order block kasi feeling ko mas malakas yung pwersa ng order block. Kasi may break pa din, kasi mayroon ditong break of structure yung order block. Break of structure diyan. May break of structure. So possible na bumalik dito yung order block, which is siya nga yung nag-trigger para ma-hit yung ating target profit, which is this one. So kung na-miss itong order block na to, may opportunity pa din para dito. So one is to eight ano ratio. We're safe. So anyways, good trade pa din. And yun, isang magandang halimbawa lang dito na hindi nyo kailangan habulin ang market. Hindi nyo kailangan magmadali na makapag-entry o ma-FOMO ba? Kung ma-miss out nyo man yung mga trade, just wait for another opportunity, kasi lagi naman may opportunity sa market. Laging may binibigay na opportunity ang market. So wait for your turn lang and relax. Huwag masyadong maging emotional. At yun, maging contento at huwag masyadong greedy. So yun lang yung trade natin. So yeah, peace.